Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Alam mo ba na kung ang labi ng isang tao ay hindi nakita ay maaaring mapawalan sala ang isang sospek? Yan nga ang mapapansin mo sa ating mga content dito sa DJ Sean Crime Stories na laging nakikita ang mga labi ng mga biktima at dahil dito ay nakukulong at nahahatulan ang mga sospek. Pero sa pagkakataon na ito, ang sospek sa ating kwento ngayon ay nahatulan kahit na walang nakitang labi at ang kauna-unahang ganitong kaso na nangyari sa Hong Kong. January 2012, ang lalaki na si Qin Jui o tawagin ng Lating Bert na mula sa China ay nagpunta sa Hong Kong. Nagpunta si Bert sa Hong Kong para i-report ang nawawala niyang kapatid. Ang kanyang kapatid na babae ay kinilalang si Qin Jiayi o tawagin nating Joanne, 33 years old na 3 buwan na palang nawawala. Si Joanne ay mula sa payak na pamilya at nakatira sa isang probinsya sa China. Nang 17 years old pa lamang, naging isang helper sa restaurant si Joanne kung saan niya nakilala ang isang driver. Agad na nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagpakasal kahit na hirap sila sa buhay. Kalaunan ay lumipat ang mag-asawa sa Hong Kong para bumuo ng kanilang pamilya. Masaya ang naging relasyon ng dalawa subalit kalaunan sila ay naghiwalay din. Wala kasing kakayanan si Joanne na magdalang tao. Nagalit ang kanyang asawa at tuluyan siyang hiniwalayan. Napakasakit para kay Joanne na iwan siya ng kanyang asawa at dahil doon ay naging malungkutin si Joanne. Matapos ang hiwalayan, walang matirhan si Joanne at wala rin siyang perang gagamitin habang siya ay nakatira sa Hong Kong. At para lamang mabuhay, nagtrabaho si Joanne sa mga bar at nightclub. Ang music at ingay sa mga club ang nagpapasaya sa malungkot na si Joanne. October 2011, nagulat na lamang si Bert nang hindi niya makontak ang kanyang kapatid. Ilang beses niya itong tinawagan ngunit hindi ito sumasagot. Kansa kinontak ni Bert ang mga kaibigan ni Joanne para itanong ang kalagayan ng babae. Tumulong naman ang ilang kaibigan ni Joanne para siya ay hanapin. At habang hinahanap nga nila si Joanne, nakausap nila ang isang katrabaho nito. Ayon sa babae, si Joanne ay kilala sa club bilang dance floor queen dahil sa galing niyang sumayaw. Naging patok raw sa mga customers si Joanne. Isa nga sa mga parokyano niya ay ang tinatawag na Boss Chen. Agad namang inalam ng mga pulis kung sino ang lalaking tinatawag na Boss Chen. Napag-alaman nila na ang totoong pangalan nito ay Chen Wenchen o tawagin na lang nating Angelo, 41 years old. Si Angelo ay ang director ng isang makapangyarihan at mayaman na financial securities company. Matapos mag-migrate sa Amerika para mag-aral ng taong 1991, bumalik sa Hong Kong si Angelo para magtrabaho. Magaling at matalino si Angelo kaya hindi siya nahirapan sa pag-angat ng kanyang karir. Hindi nagtagal, itinalaga si Angelo bilang financial director ng Gontai Junan, isa sa mga sikat at iginagalang na kumpanya. Si Angelo ang nagsilbing pinakamagaling na leader na nagbigay ng maraming parangal sa kumpanya. Sumasahod ng 11 million pesos kada taon si Angelo kasama na ang mga bonus at komisyon na kanyang natatanggap. Naging maimpluwensyang tao si Angelo dahil sa galing niya sa industriya. At dahil sa kanilang nalaman, mas naintriga ang mga pulis kung ano ang koneksyon ni Joanne kay Angelo. Nagpunta sila kay Angelo para kausapin at tinanong nga nila ang tungkol kay Joanne. Sinabi ni Angelo sa mga pulis na kilala niya ang babae subalit hindi niya alam na nawawala ito. Pero hindi naman naniwala ang mga pulis sa kanyang mga sinabi. Kaya nagdesisyon sila ng mas malalim na investigasyon. Nalaman nga nila na hindi lang pala magkakilala sina Angelo at Joanne, kundi sila ay magkasintahan. Dahil sa kanyang stress sa trabaho, madalas na napre-pressure si Angelo. At para mawala pansamantala ang kanyang stress, nagpupunta siya sa mga club para magpahinga. Bukod doon,
Madalas din nakikipag-meeting si Angelo sa mga bar kasama ang kanyang mga business partner. September 2007, binisita ni Angelo ang KTV Touch, isang sikat na club. Kahit na malakas ang mga tugtog at may iba-ibang mga ilaw, napukaw ang tingin ni Angelo kay Joanne. Maganda kasi si Joanne at malakas ang dating. Nang nakausap ni Angelo si Joanne, napansin niya na malumanay ang paraan ng pagsasalita nito. Dito na naakit si Angelo kay Joanne at tuluyan nang nahulog ang loob ng dalaga. Matapos ang unang pagkikita ng dalawa ay nasundan pa ito. Sa tuwing si Angelo ay nasa club, lagi niyang hinihiling na makita si Joanne. Naging close nga ang dalawa hanggang sa nahulog na ang loob nila sa isa't isa at naging magkarelasyon. Una, ang gusto lang talaga ni Angelo ay maging tagapagbigay aliw si Joanne at wala nang iba pa. Sa tuwing mag-uuwian na nga sila, binabayaran pa umano ni Angelo si Joanne, subalit hindi ito tinatanggap ng babae. Noong una pa lang ay napamahal na pala si Joanne ng lubos kay Angelo at pumayag siyang maging kabit ng lalaki. Sa kabila na alam niyang may asawa at anak na si Angelo. Naging masaya din si Angelo dahil may nararamdaman na din siya pala para kay Joanne. At binilhan nga ni Angelo ng mamahaling bahay si Joanne at ipinangalan pa ito sa babae. Regular din binibigyan ng pera ni Angelo si Joanne bilang allowance. Kumuha din ng isang life insurance policy si Angelo para sa kanyang kaluguyo. Taong 2011 nang nalaman ng asawa ni Angelo ang relasyon nito kay Joanne. Galit na galit ang babae at kinumpronta si Angelo tungkol sa kanyang kabit. Inutos ng asawa ni Angelo na putuli na ang relasyon nito kay Joanne. Galit na galit ang babae at kinumpronta ang asawang si Angelo tungkol sa kanyang kabit. Inutos ng babae kay Angelo na putuli na ang relasyon nito kay Joanne. Sinugod din ng babae si Joanne at nag-away nga ang dalawang babae. Tinakot si Angelo ng kanyang asawa na kung hindi niya iiwan si Joanne ay tatapusin niya ang kanyang buhay. Hindi naman makapag-isip ng matino si Angelo sa kanyang gagawin at kung sino ang kanyang pipiliin. Tinimbang ni Angelo kung sino ang mas mabigat sa dalawang babae. Kung asawa niya ba na sinamahan siya sa hirap at ginhawa ng buhay o ang mas batang si Joanne na bago pa lamang niyang nakilala. Makalipas ang ilang araw na pag-iisip, nagdesisyon na si Angelo na ang kanyang pipiliin ay ang kanyang unang asawa. Humingi ng tawad si Angelo sa kanyang asawa at inayos ang gusot ng kanilang pamilya. Hindi naman naging masaya at sang-ayon si Joanne sa naging desisyon ni Angelo. Kinokontak pa din niya ang lalaki at gustong makipagkita dito. Ngunit hindi na naging madalas ang pagkikita ng dalawa dahil mas pinili ni Angelo na maglaan ng oras sa kanyang pamilya. September 30, 2011, ang childhood friend ni Joanne si Kate ay binisita ang kanyang kaibigan sa Hong Kong. Nagkwentuhan sina Joanne at Kate tungkol kay Angelo. Sinabi ni Joanne na gusto niyang maayos ang tungkol sa kanila ni Angelo dahil mahal na mahal niya ang lalaki. Payag din daw nga si Joanne na makihati sa oras sa asawa ni Angelo para makasama lang ito. October 3, 2011, matapos ang ilang araw, nagpaalam na si Kate kay Joanne dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang tatay. At agad nga bumalik si Kate sa China. Pero nang November 5, nang bumalik siya sa Hong Kong, ay nagtaka siya bakit hindi niya na makontak ang kaibigan na si Joanne. Pinuntahan ni Kate ang club kung saan nagtatrabaho si Joanne at nagulat siya nang malaman na halos isang buwan na palang hindi pumapasok sa trabaho ang babae. Dito na nagpa siya si Kate na magsumbong sa mga pulis sa pagkawala ni Joanne. Ngunit dahil hindi niya kamag-anak ito, hindi siya pinansin ng mga pulis. Nang mga oras na iyon, wala nang maisip na paraan si Kate kaya kinontak na niya ang kapatid ni Joanne na si Bert. Nang natanggap ni Bert ang masamang balita ay galit na galit ito. Sobrang nag-aalala ang lalaki para sa kanyang kapatid. Dahil dito, agad na inayos ni Bert ang kanyang mga papeles para makupunta sa Hong Kong at hanapin si Joanne. Nakakuha naman ng konting impormasyon si Bert tungkol sa boyfriend ni Joanne na bumili nga ng apartment nito.
January 16, 2012 nang nakarating nga si Bert sa Hong Kong. Naging sentro ng investigasyon ng mga pulis si Angelo na posible ngang huling kasama ni Joanne bago siya mawala. March 2012 nang pinasok nga ng mga pulis ang apartment ni Joanne. Nagulat sila nang makita na wala ng laman ang apartment nito ni isang gamit. Bagong pintura din ang apartment at tanging ilang perasong hibla lamang ng buhok ang natagpuan ng mga pulis. Sunod namang nagtungo ang mga pulis sa opisina ng apartment para suriin ang mga CCTV. Sa larawan ng CCTV, makikita nga si Joanne na October 5, bandang alas 4 ng hapon sa elevator. Lumabas ng elevator si Joanne sa 26th floor kung nasaan ang kanyang unit. Pero matapos ito, hindi na nakita ng CCTV ang paglabas ni Joanne mula sa apartment. Imposible din na lumabas si Joanne sa emergency exit ng condo unit dahil tutunog ang alarm nito kapag may lumalabas. Sumunod namang sinuri ng mga pulis ang CCTV kung saan nahagip nila ang boyfriend ni Joanne na si Angelo. Nakita nila si Angelo sa apartment complex ng October 6, bandang alas 7 ng gabi at umalis ito ng alas 8. Sa bank transaction history ni Angelo, nakita nila na matapos niyang umalis sa apartment, ay bumili siya ng gloves, deodorant, plastic wrap at malalaking plastic. At bumalik ng apartment si Angelo bandang 8:30 ng gabi at umalis ito ulit ng alas 10 ng gabi. Nang sumunod na araw, nahagip ng CCTV si Angelo na may dalang malaking bag. At pagbaba niya ng apartment, tila mabigat at may laman na ang bag na kanyang daladala. Nalaman din ng mga pulis na pinalinis ni Angelo ang kanyang kotse. Sa sumunod na araw naman, kumuha si Angelo ng mga tao na maglilinis at magpipintura sa apartment ni Joanne. Dahil sa mga ebidensya na ito at kuha ng CCTV, sigurado na ang mga pulis na pinatay nga ni Angelo si Joanne ng October 6. Naniniwala din sila na tinago ni Angelo ang labi ni Joanne sa isang bag at ibiniyahi ito para itapon sa malayong lugar. Ayon naman kay Bert, matapos nga ang October 6 ay nakatanggap pa siya ng text mula sa cellphone ni Joanne na nakauwi na siya ng China. Subalit ayon sa immigration records, hindi lumabas ng Hong Kong si Joanne. Dito na nga din muling kinausap ng mga pulis si Angelo at itinanggi niya na pinatay niya si Joanne. Ayon sa kanya, nakipaghiwalay siya kay Joanne at tinanggap naman ng babae ang kanyang desisyon. Pinaalis umano siya ni Joanne para siya ay makapag-impake. Sinabi din ni Angelo na ang kanyang mga binili ay mga gamit para sa kanyang pag-iimpake at paglilinis ng apartment bago niya ito parentahan sa iba. At nang October 7 nga daw, bumalik si Angelo sa apartment ni Joanne at nakita nga na nagkalat ang kanyang mga gamit sa sahig. Tingin ni Angelo, lasing sa kwarto si Joanne pero hindi niya na ito sinilip. At para mas madali, inilagay daw ni Angelo ang lahat ng kanyang gamit sa isang malaking bag na siyang nakuna naman ng CCTV. October 10, 2011 ay bumalik nga siya muli sa apartment ni Joanne at nakita ang susi ng babae. Para kay Angelo, indikasyon nga iyon na umalis na ng apartment si Joanne. Kaya naman nagtawag na si Angelo nang maglilinis ng apartment. Subalit hindi naniwala ang mga pulis sa salaysay ni Angelo at ipinagpatuloy ang investigasyon. April 12, 2012, nang inaresto si Angelo para sa suspetsyang pagpatay kay Joanne. Pero dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya, agad siyang napalaya. Pero kahit na ganon, hindi tumigil ang mga pulis sa paghahanap sa babae o sa kanyang labi. Pinuntahan ng mga pulis ang tindahan kung saan namili ng mga gamit si Angelo. Sinabi nga ng tindera ng tindahan na tila balisa noon si Angelo. Sinabi naman ng mga kapitbahay ni Joanne na bago nga ito mawala ay nakarinig sila ng malalakas na sigawan. At dahil sa mga salaysay na ito, sigurado na ang mga pulis na pinatay nga ni Angelo si Joanne. March 2024 nang muling arestuhin ng mga pulis si Angelo. Sa pagkakataon na ito, tahimik at hindi nagbigay si Angelo ng kanyang pahayag. At kahit walang labi na nakita na magkukumpirma na patay na nga si Joanne,
kinasuhan pa din si Angelo ng murder. Kinalong ang big-time boss ng malaking kumpanya habang inaantay ang kanyang trial. August 2015 nang nagsimula nga ang trial ni Angelo. Nag-plead ng not guilty si Angelo at sinabing siya ay inosente. Ang alegasyon laban kay Angelo ay kanyang itinanggi. Gayunpaman, isinaalang-alang ng jury ng kaso ang napakaraming circumstantial evidence laban kay Angelo. Ang circumstantial evidence ay mga ebidensya na hindi direktang nagsasabi na pinatay ni Angelo si Joanne. Pero ito din ang ebidensyang nagpapahiwatig na posible niyang pinatay ang biktima. Matapos ang trial, napatunayang guilty si Angelo para sa pagpatay niya kay Joanne. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Ayon nga sa mga balita, ang kaso ni Joanne ay ikinokonsiderang pinakaunang kaso sa Hong Kong ng pagpatay pero walang nakitang labi ng biktima. Dagdag pa dyan na walang direktang ebidensya din na itinuturo si Angelo na siyang pumatay kay Joanne. Ngunit siya ay napatunayan pa rin guilty. Pero taong 2017 na ang hatol kay Angelo ay ibinasura ng korte matapos umapila ni Angelo. Ayon sa kanyang mga abogado, may teknikal na pagkakamali ang mga jury bago nila inanunsyo ang hatol. Kaya naman nabigyan si Angelo ng karapatan na muling sumailalim ang kaso sa paglilitis. At taong 2017 ay nag-umpisa ang trial. Marami ang nagulat dahil sa pagkakataon na ito, umamin na si Angelo na ginawa niya ang pagpatay kay Joanne. Pero iginiit niya na hindi dapat murder ang kanyang kaso kundi manslaughter lamang o hindi sinasadya. Ayon sa kanyang salaysay, nagpunta siya sa apartment ni Joanne noong October 6, 2011 ng gabi. Balak nga niyang tapusin ang relasyon niya kay Joanne ng maayos na paraan. Pero hindi daw ganon ang nangyari. Sinabi ni Joanne kay Angelo na hindi siya papayag na hiwalayan ang lalaki at pinagsisisigawan niya ito. Tinakot din ni Joanne si Angelo na ipapaalam niya sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya ang tungkol sa bawal nilang relasyon. At dahil sa kanyang galit, ilang beses tinulak at sinakta ni Joanne si Angelo. At tila nagpintig ang tenga ni Angelo nang marinig ang mga banta ni Joanne. Nasa isip niya na kung mangyayari iyon ay tuluyan nang mawawala sa kanya ang lahat. Hindi na naawat pa ni Angelo si Joanne kaya napilitan ang lalaki na sakalin si Joanne hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Nabalot ng takot si Angelo na hindi alam ang kanyang gagawin ng mga oras na iyon. Inisip ni Angelo na kapag nadiskubri ng mga tao ang kanyang ginawa, mawawala sa kanya ang kanyang pamilya at trabaho. Kaya naman itinago na lamang ni Angelo ang kanyang ginawa kay Joanne. Pero dahil walang kotseng dala ng araw na iyon, napilitan siyang bumalik kinabukasan. At nang October 7 nang bumalik si Angelo sa apartment ni Joanne, kinuha at itinapon ng sospek ang mga cellphone ni Joanne. Pagkatapos ay inilagay na ni Angelo ang labi ni Joanne sa malaking bag at humiram pa nga ng cart sa management ng apartment complex. Nung una, balak pa ngang sunugin ni Angelo ang labi ni Joanne. Subalit nang nakita ng sospek ang truck ng basura, nagbago ang kanyang isip. Bagkos ay itinapon niya ang labi ni Joanne sa malaking basurahan. Sa korte, sinabi ni Angelo na wala na raw mawawala sa kanya, kaya naisipan na niyang umamin na lamang. Naging makasarili daw siya at inisip lamang ang kanyang pamilya at kumpanya. Matapos ang trial, muling napatunayang guilty si Angelo para sa pagpatay niya kay Joanne. Hinatulan si Angelo ng habang buhay na pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Siya rin ay tuluyan nang hiniwalayan ng kanyang asawa at hindi na kailanman kinausapan ang kanyang mga anak. Masaya naman sina Bert at Kate dahil sa wakas ay lumabas na ang katotohanan at naparusahan na si Angelo. At nabigyan nga ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel,
I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!